isa si Teacher Lisa po na napakatatag na tao. Doon mga napagtanungan namin, isang mabuting guro, mabuting magulang. Sa pagkakilala nyo kasi kay ano, kay Ma'am, kay asawa ko, yung tama po kayo kahit sino pong tanungin nyo rito sa Barangay Mamba, kahit ganito na yung sitwasyon namin. Naghahanap pa rin kami ng paraan kung paano makatulong sa kapwa. Magandang araw mga kapobs, bumalik tayo dito sa bahay nila Teacher Lisa dito sa Barangay Mamba, Madalag. Nung last time, pumunta rin kami dito, merong mga tulong na ipinaabot ang ating mga supporters, lalong-lalo na mga supporters natin abroad. Dahil sa unang punta namin dito mga kapobs ay talagang si Kapobs Archie yung nanawagan. Dahil nakita niya yung sitwasyon ni Teacher Lisa na sobrang hirap at nalaman namin na sobrang matulungin ang pamilyang ito. At ito yung nangyari kay Teacher Lisa na dapat talagang tulungan. Pero pagbalik namin dito mula Mindoro, yung nangyari kay Teacher Lisa. Pero hindi tayo nabigo. Merong nagpaabot nung una na 53,000 pesos at yung sa team is 20,000 pesos. At ngayon, bumalik kami dito dahil merong dagdag ulit na tulong para kay Teacher Lisa. Bigay natin ito kay Sir. Nandito siya ngayon. Unang-una, Sir, kami po sa Pobreng Vlogger Team at ang aming mga supporters at yung mga taga-panood, nagpapaabot po kami ng pakikilamay sa iyo, Sir, sa buong pamilya po. Sir, nandito kami ngayon dahil merong dagdag na tulong para kay Teacher Lisa sana, para sa pagpapagamot sana, dagdag financial pang paggamot ni Teacher Lisa. Pero ito yung malungkot na nangyari sa makabilang buhay si Teacher Lisa. So ibigay natin to kay Sir. Ito galing kay Kapobs Maricar Morales. Meron siyang padala na 5,210 pesos. Ito po, Sir, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,100, 5,200, ginawa ng 5,300 po. Galing po yan, Sir, kay Kapobs Maricar Morales po. Isang ngalan po ng pamilya ni Lisa bilang asawa niya po, buong puso po kami nagpapasalamat sa tulong na natanggap namin. Simula po ng laban ni Lisa sa cancer, napakarami ng tumulong at nagbibigay suporta sa amin. Hindi lang po financial, but yung spiritual, yung pagdarasal. Pero yun nga, talagang yung Diyos lang talaga nakakaalam sa buhay natin kung kailan tayo dito sa mundo. So sa lahat po ng mga tao, grupo at individual na kusang nagbibigay ng tulong financially, emotionally, spiritually, bilang asawa niya po kasama ng mga anak at pamilya, maraming salamat po. Kung lilisan man si Lisa dito sa mundo, alam kong masaya siya dahil sa tulong na binibigay niyo, sa suportang binibigay niyo, at sa pakipagdalamhati, lalong-lalong na ngayon wala na siya. Salamat. Kung sino man po kayo, di man namin kayo kadugo, kakilala, buong puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Kung sino man yung po yung mga taong patuloy na nagdarasal para sa pamilya niya, maraming salamat po. Sa grupo po ni Sir Achi, di man lang kami nagkita personally, Sir, maraming salamat po. Isa po kayong anghel na pinadala ng Diyos para patuloy po kami magiging matatag sa hamon ng buhay namin ito. So maraming salamat po. Sa nag-donate po ng perang ito, maraming salamat po. Naway pagpalain tapo kayo ng pong may kapal
na bigyan kayo ng malusog at biyaya mula sa ating Panginoon. Maraming salamat po. At meron pa po dito, sir, na tulong. Meron pa po ditong padala si Kapobs Reyes sa France. Meron siyang padala dito na 3,102 pesos and 30 centavos po. Bigay po natin galing kay Ma'am Reya sa France, 3,000 pesos. 3,102 pesos and 30 centavos. Bigay po natin. 1,000, 2,000, 3,103 pesos. Galing po yan kay Ma'am Reya sa France po. So ulit po, maraming salamat po kay Ma'am Reya, kay Ma'am Milagros at sa lahat po ng mga tumulong sa amin. Sa paulit-ulit kong sinasabi, every time na magbibigay sa amin ng tulong, God bless po sa inyong lahat. Naway pagpalain pa kayo at bahala na po yung Diyos ang magbalik sa inyo ng tulong na ito. Maraming salamat po. Mula po sa akin at sa buong pamilya po ni Lisa, maraming salamat po. Pakatatag lang po kayo, sir, para sa mga anak. Alam namin na ano po, alam po namin na mahirap na tanggapin yung mga ganitong nararanasan natin sa buhay. Subalit ito siguro yung inilaan ng Diyos para sa atin at siguro ito ay isang pagsubok sa ating buhay. Siguro, sir, no? Pakatatag po kayo para sa inyong mga anak. At alam naman natin na si Teacher Lisa hindi po nawala ng pag-asa kahit kayo bilang asawa. At unang pagpunta namin dito, sir, talagang makita namin kay Teacher Lisa na yung talagang gusto talagang gumaling, lumalaban, kahit parang nakikita na kasi namin, sir, nung unang punta namin dito na parang tinatago ni Teacher Lisa yung karamdaman niya. Gusto niya makita ng pamilya niya, mga anak niya, kapwa niya, guro, naabutan namin dito na parang masaya lang talaga siya. Parang hindi niya gustong makikita yung pamilya na malungkot siya at kumbaga may mga nararamdaman na sa katawan. Isa si Teacher Lisa po na napakatatag na tao, doon mga napagtanungan namin, isang mabuting guro, mabuting magulang. Kaya kami po sa Pobreng Vlogger ay saludo po kung ano mga magandang ginawa dito sa mundo ni Teacher Lisa. At kami po sa muli, sir, ay nakikiramay po sa buong team ng Pobreng Vlogger at ating mga supporters sa aming channel po. Okay. Yun po, sa pagkakilala nyo kasi kay, ano, kay Ma'am, kay sa asawa ko, yun, tama po kayo kahit sino pong tanongin nyo rito sa Barangay Mamba, kahit ganito na yung sitwasyon namin. Naghahanap pa rin kami ng paraan kung paano makatulong sa kapwa. Sir, hindi na rin kami magdagal ng pag-interview dahil alam namin, nararamdaman ko yung gaano ka, ano, kahirap mag-istorya sa mga ganitong sitwasyon. Sige, sir, hindi kami magdagal. Sige, salamat po. Sige po. Pasalamatan muna natin yung ating yung mga tumulong uli dito kay sa pamilya ni Teacher Lisa, kay Kapobs Maricar Morales. Maraming salamat po. Kay Kapobs Reyes sa France, maraming salamat rin po sa inyong dagdag na tulong para dito sa pamilya ni Teacher Lisa. At sa ngalan po ng buong team ng Pobreng Vlogger, kay Kapobs Archie Hilario, Kapobs Arnella Teresa de la Cruz, Kapobs Neil Villanueva, ating cameraman niya yun. Kasama rin natin dito si Kapobs Ray Bayangat at ang ating video editor, Kapobs Pitch Ledesma. Ako po si Kapobreng Renz Navida. Magandang araw po.